Investigasyon ng Kamara sa umano'y illegal na pag-aresto kay Quezon City District 1 Representative Bingbong Crosologo at mahigit 40 supporters nito ilang oras bago ang 2019 midterm elections. Nagsimula na. Alamin natin po ang detalye mula kay Eden Santos mula sa Kamara. Eden. Nelson, ongoing pa rin ang pag-iisip ng House Committee on Public Order and Safety na pinamumunuan ni Antipolo Representative Romeo Acop sa nasabing insidente. Kapwa, nagpakita ng kanikanilang video footage ng kampo ni Quezon City Representative Bimbong Crisologo at Quezon City Police District sa nangyaring pag-aresto noong May 12, 2019, ilang oras bago ang May 13, 2019 midterm elections. Ipinakita sa komite ni Crisologo sa pamamagitan ng kanilang hawak na video footage ang illegal arrest sa kanya at mga taga-suporta nito. Gayun din ang illegal search sa bahay ng kanyang leader na si Mr. Arturo de los Reyes sa barangay bahay Toro, Quezon City noong May 12, 2019. Gayun ni Crisologo, walang arrest at search warrants na ipinakita ang mga nakasibilyang armadong lalaki na nagpakilala mga pulis na pumasok sa bahay ni de los Reyes dahil sa umano'y tip na natanggap ng mga ito ukol sa vote buying. Inireklamo din ito ang pag-abuso ng mga pulis sa pangunguna ni Quezon City Police District Station si Commander Police Lieutenant Colonel Alex Alberto. Sinagot naman ni QCPD District Director Police Brigadier General Jose Lito Esquivel ang mga aligasyon ng kampo ni Crisologo. Nanindigan sila na walang paglabag sa naging operasyon ng kanilang mga pulis. Katunayan ang mga kasong isinampa nila laban sa grupo. Ipinaliwanag din ito ang mga iba't ibang klase ng arrest at searches upang i-justify ang pag-aresto kay Crisologo at iba pa. Ang naging basihan na niya ng pag-arrest at searches ay ang Section 5A Rule 113 violation of Omnibus Election Code dahil sa mga kasong obstruction of justice, unjust vexation, assault against authority at iba pa. Dagdag pa ni Esquivel na hindi na-cover ng parliamentary immunity si Crisologo nang mangyari ang insidente. Kung totoo naman anya ang aligasyon laban sa kanilang mga tauhan ay hindi nila ito kukonsintihin. Sa panig naman ng NAPOLCOM, nagsasagawa na sila ng sariling investigasyon sa insidente upang makagawa ng kaukulang aksyon. Hindi naman naging katanggap-tanggap kay Crisologo ang ginawang justification ni Esquivel sa ginawa ng kanilang mga tauhan. Anya, hindi valid ang pag-aresto kaya walang dahilan para halughugin ang nasabing bahay. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagdinig at aantabayan na natin kung ano ang kakihinat na nitong investigasyon ng Kamara sa nangyaring pag-arrest, umano'y illegal arrest sa grupo ni Crisologo. Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25.